Hi guys! Kumusta? So today, magluluto tayo ng tinolang manok dahil nakabili ako ng magandang quality ng manok sa grocery from Magnolia Chicken. And also today, nag-harvest kami doon sa aming moringa tree sa front yard namin na napakadaming moringa leaves. So, magtitinola tayo today. Some are for my chicken tinola and the rest for my malonggay powder. And another superstar in our tinola is this ginger. We will grate this ginger for our tinola. So for the rest of our ingredients, of course, our fresh moringa leaves, nahimay na, and our grated ginger, mas maganda grated, and our liquid seasonings, and of course our tomato and our lemon. Guys, the importance of hot chilies for our tinola is to remove sa malansang amoy ng chicken. You can decide to use fresh chili or your homemade chilies. So our tinola will not be tinola kung walang sayote na fresh. And also ang ating lemongrass and also our green onions. Mas maganda ang green onions sa tinola. And of course, your 4 cups water. So itong mga chilies, guys, ito hindi na masyadong marami itong fresh dahil meron naman tayong itong homemade. Alam nyo guys, mabango yan sa tinola. Super. So let's start slicing our giant chicken. This is a very good chicken for tinola dahil malasang malasa. Mas flavorful yung chicken kung medyo matanda-tanda na. Huwag naman yung masyadong matigas para hindi mo na kailangan mag-pressure cooker. So ito, kung alam nyo yung tinatawag guys na kaber, yan yung klase ng manok na itutola natin ngayon. Malaki siya masyado guys. This kaber is around 3.9 kilos, I think. Sobrang laki niya talaga guys. Pero hindi naman siya matigas. So ayan, sa pag-slice ng chicken, you can decide na unahin mong hiwain yung kanyang thigh. Be sure na nag-iingat ka sa iyong matalas na kutsilyo. Dalawang thigh, and then here goes our wings. Careful tayo sa pag iwan ng wings para yung laman ng wings ay talagang pang wings lang. Ayan. Perfect para sa wings na fried or anything. Ayan. Sa kabila naman. Masarap maghiwa ng mga ng manok basta malinis ang kapaligiran and also fresh ang chicken mo. So, ayan. Nakuha na natin ang dalawang wings. Ngayon naman, ito, hihiwain natin. Last time, sinabi ko sa inyo na hindi magandang bumili ng oversized chicken dahil sa kanyang taba. Pero may advantage din pala siya guys. Kung malaki na pala yung chicken compared doon sa mga young chicken, mas malasa siya guys, especially kung sa tinola mo gagamitin. Sobrang laki niya, and also yung nakasanayan nating tanggalin ng mga fats, tatanggalin lang natin kasi hindi naman talaga kailangan ang fats sa ating mga recipe. Ayan. So dito sineseparate natin ang backbone from our breast. Yan, madali lang naman yan. Hindi yan mas matigas. Pwede mong hilahin or hiwain mo ng kutsilyo mo. You can decide to use your scissors also. Pero ngayon hindi ako gumamit ng scissors dahil madali lang naman. Ayan. Ayan, tapos na. Separate na ang buto sa likod at saka sa kanyang breast. Mamaya, tatanggalan na natin ito ng mga unwanted na mga lymph nodes sa liig banda. Kagaya ng dati, hahanapin lang natin yung mga lymph nodes para hindi natin masali sa ating pagluluto ng ating chicken. So, this time, ang iluluto natin sa ating tinolang manok are yung parts na may mga buto at saka yung kanyang wings. Tapos, the rest of this chicken, gagawin natin chicken fillet para sa ating grilled
chicken na naman. Yan. Ito ang paraan ng pagtanggal ng buto sa chicken breast. Una, hahatiin mo muna dahil malaki. Malaki masyado yung manok. Hahatiin mo sa gitna para hindi ka mahirapan pagtanggal sa mga buto. Ingatan mo lang ang kamay mo, guys, na hindi mo masalihiwa dahil gumagamit tayo ng mga matatalas na mga kutsilyo. Kutsilyo. Rather, ayan. Nahati na natin sa gitna. Sobrang laki niya. So, this time, pagkatapos ng breast, ang backbone na naman ang ating asikasuhin. Yan. Malaki talaga siya, guys. So, yan. Tanggalan natin siya ng mga unnecessary fats. Tanggal. Tapos, guys, that is for tapon. Hindi siya pwedeng kainin. Tanggalin natin para hindi maging threat sa ating health yan. Dagdag sa ating tabayan pag isasali natin yan, lulutuin. Kaya, it is better to remove them. So, sa backbone, you can decide paano mo siya iluluto. Pwede mo siyang isali sa inyong tinola. Basta matanggal lang yung mga parts ng chicken na nagdadala ng lansa yan. Yung sa kanyang puwit banda, malansang malansa yan. Hindi yan dapat sinasali sa pagluluto, guys. Tsagain mo lang tanggalin. Madali lang naman siyang tanggalin. Yan. I think yan yung sex organ ng chicken. I don't know. So, tapos yan. Subukan kong baliin, pero mahirap siyang baliin na dahil sabi ko nga sa inyo, malaking chicken ito. Matanda-tanda na na chicken. Kaya, kawain talaga natin. Pag yung chicken ito, pag binali mo dyan, mababali yan dyan. Pero dahil hindi ito yung chicken, kailangan siya ng malaking kutsilyo or your knife. So, yan. So, now, we will cut the neck. Medyo matigas-tigas din ito. Kaya, i-guide mo siya ng kutsilyo na maliit and you can decide to cut with your malaking kutsilyo. Anong tawag dyan? Bolo? Bolo ba yan, guys? So, sa paghiwa ng, sa pagtatanggal ng chicken, dumudulas yung ating chopping board, kaya mahalaga na punasan natin para hindi tayo mahirapan maghiwa ng mga meat na hinihiwa natin. Punasan natin siya ng malinis natin ng mga pangpunas. So, this time, after natin pinunasan yung ating chopping board, hanapin na natin yung mga lymph nodes na hindi dapat kasali sa pagluluto. Hindi maganda iluluto yan, guys, dahil kagaya ng sinabi ko sa isang video, nakaka-affect sa health natin yan kasi lymph nodes yan, ang mga laman yan ay mga, sorry for the word, pus. Hindi tama na masali yan sa pagluluto. So, carefully look for mga bukol-bukol or in our Visayan term, tinatawag namin yan na lusay. Sa English, ang tawag dyan ay lymph nodes na may mga fas or pus rather. Pus, not fas. Sa loob. So, ang dami, oh. Tingnan mo, guys. Marami. So, tanggalin. Punitin lang. Tanggalin mo lang talaga siya. Huwag na huwag mong isali yan sa pagluluto, guys. Ang dami yan. Pati na rin yung mga taba-taba, tanggalin mo na rin dahil hindi naman talaga siya kailangan sa ating tinola or sa anumang recipe na gusto mo. Alam nyo, ang neck, guys, maganda din yan gawing crispy neck, yung chili crispy neck. Yan, masarap yan. Or barbecue neck na chili din, masarap din yan. So, tinan nyo, guys, ang daming unwanted na parts sa liig ng chicken, rather, na dapat natin tanggalin. So, yan. Ready to cook na yan. Pwede mo nang kung ano yung choice mo na recipe. Sa backbone, depende sa choice cut mo, pwede mo siyang hatiin sa mga maliliit na parts para pag iluluto mo, hindi siya masyadong malaki at saka bulky sa lutuan. Yan. Tapos, hatiin mo pa sa gitna. Ito, guys, itong backbone na to, kasalit ko sa aking tinola. Kasi ang usually ang ginagamit ko sa tinola yung may mga buto-buto. Kasi ang importante lang naman talaga sa tinola is yung sabaw at saka yung mga laman. Pero ito, dahil kaysa itapon natin, isali natin siya or pwede mo rin siyang gamitin sa iyong chicken broth. This time sasali ko ito sa aking tinola. Ang mga buto will go to the tinola
Ang lahat ng mga laman ay gagamitin ko sa aking chicken grilled or chicken steak. Punasan muna natin guys para hindi madulas pag debone natin sa side. Pero bago natin i-debone, tanggalin muna natin yung mga slimes. Mga hindi dapat kasali sa pagluluto yung mga slimes na yan. Kadiri. So, tanggal. Oh, daming slimes. Yun na naman ang ano ng chicken. Yung mga slimes niya at saka yung sa liig niya na may mga bukol-bukol na dapat tanggalin din. Pagkatapos nito matanggal, okay na. So, yan yung mga slimes na dapat matanggal. Meron pa. Ubusin natin lahat ng slimes bago natin siya hiwain. Madali lang naman siyang kunin. Lalo siyang dumami dahil binabad ko sa tubig. So, napasukan ng tubig yung slimes. Pero mas gumanda dahil madali na siyang tanggalin. Kasi pag walang tubig yan, hindi mo yan mapansin may mga slimes. So, ayan, malinis na siya. Malaki itong chicken na ito sa thigh and leg pa lang niya. Almost 1 kilo. So, puputulin natin, hahatiin natin. In this other side of the chicken, ang gagawin ko, hihiwain natin para isali natin sa ating tinola. Yan, sinubukan kong baliin. Akala ko makaya ko siyang baliin kagaya ng mga young chicken. Hindi talaga. So, pag matuntun mo naman yung kanyang joints, madali naman. So, ayan. Tapos, hahatiin natin siya para masali natin sa ibang recipe pa natin. Tapos, yung isang time mamaya, i-debone natin. Yan, sasali ko ito sa aking tinolan chicken para may laman din naman yung aking tinolan chicken. Hindi puro buto. Yan. And yan, not so big. Kung nakita nyo guys, apat na hiwa, halos anim na hiwa lahat. Just for the thigh alone. This one for the leg. Naman yung isang leg lang kasi kung dalawahin pa sobrang laki na. Se-separate ko ang laman ng leg para hindi masyadong malaki kasi ayoko yung sobrang laki na nahiwa ng manok sa tinola. Gusto ko katamtaman lang para nuot yung juice ng sabaw doon sa laman. At saka one advantage is madaling maluto siya, especially this kind of chicken na kaber nga yung malaking chicken. So, ayan. So, ang kanyang ano naman, yung kanyang heat, natanggal na natin kanina yung mga taba niya. Yan yung mga laman niya na natira. Pwede mo yung isama sa iyong tinola or ako gusto ko doon ko siya isasama sa aking adobo. Ayan. Malinis na siya. Pwede na siyang hiwain sa mga maliliit na parte. Just enough for the tinola cut. Kailangan natin na malaki-laking kutsilyo dahil matigas na ang kanyang ito. Pero guys, yung laman niya, hindi naman siya matigas. Tama lang. Hindi na kailangan i-pressure cooker. Yan. 4 cuts sa kanyang heat. This will go for our tinola. So, punas ulit tayo sa ating chopping board para malinis sa ating paghihiwa. And make sure guys, na ang ating chopping board ay exclusive for the meat. Iba yung chopping board sa meat at iba yung chopping board para sa ating mga ingredients. So this time, i-debone natin ang isang thigh para sa ating grilled recipe. Maganda kasi pag grill, walang bone kasi ang bones mahirap lutuin pag grill. So dapat puro lang laman. Ganito yun lang guys, pwede kang gumamit ng gunting or ako ito lang. Meron ding ano, pwede mo rin gamitin yung iyong fillet knife. Pero ako, kaya ko naman. Madali lang naman magtanggal ng buo ng chicken na hilaw. Yan.
So, pagkatanggalan din ng buto, guys, ihihiwain natin siya na para siyang filet, para manipis. Para pag i-marinate mo, nuot yung lahat ng mga sauce ng iyong marinade, at pag iluluto mo siya, mabilis maluto sa iyong grilling pan. I usually use my grilling pan, yung hot plate, rather than charcoal. Kasi pag charcoal, mag-create siya ng maraming usok, tapos mapupunta sa meat yung usok na ayaw natin ng ganun, na mapunta sa pagkain natin yung... But if you choose to use uling or charcoal, depende na rin yan sa option mo. Ako lang kasi mas madali para sa akin ang hot plate. We can use even our karahay or our pan for grilling. So for this chicken alone, I think aabot ito ng 3 to 4 meals for 6 persons. Yung tinola at saka yung iba pang recipe. So ayan guys, tapos natin tanggalin yung buto ng leg. So for your wings, ayan, isasama ko ang aking wings sa aking tinola. Ayan. And let's proceed sa ating deboning sa ating chicken breast in preparation para sa ating filleting for our grilled. So ayan guys, ang ganda tingnan ng chicken na wala ng bone. Pwede mo na yan i-marinate and then i-sumba or i-grill. So umpisa na nating isaute ang ating mga ingredients for our tinola. Finally, natapos na tayo maghiwa at mag-fillet. This time for the tinola na. So, painitin natin ating pan. Unahin natin yung ating chili sauce or chili dip dahil kompleto yan. May chili, may garlic, may onions. So, yan ang una. Pagkatapos, ilalagay na natin yung ating ibang ano kasi luto naman na siya. Mabango yung dip natin, guys. Tapos ilalagay natin yung ating mga hilaw na ingredients like ang ating green onion, ang ating at ang ating grated ginger. Tip guys, pag mag-saute tayo ng ating mga ingredients para sa ating tinola, huwag natin masyadong laksan ang apoy dahil mabilis masunog ang ating mga ingredients, lalo na kung hindi makapal ang ating kaserola. So, ako, naka-low heat yan. So, ang tomato guys, kailangan natin siya isali sa saute para, kasi ang tomato, diba, good source yan ng lycopene. Pero ang lycopene na i-extract natin sa pamamagitan ng pagluto, bigisan natin siya para ma-extract natin yung kanyang lycopene at maghalo ito doon sa oil. Later on sa kanyang sabaw. Pero may disadvantage ito dahil mawala yung kanyang vitamin C. Kaya yung ating ibang ingredients na vegetable at yung ating lemon, doon natin sa pinakahulihan ilagay yung malapit ng patay ng apoy para hindi na masira yung vitamin C. So guys, sa pagluluto ng meat, any meat, this time chicken in our case, we will let it simmer for 20 to 30 minutes para masigurado natin na lutong-luto yung ating chicken meat. Ayaw natin ng hilaw na chicken dahil ayaw natin ng salmonella. So we will simmer this one for about 25 to 30 minutes para bigyan talaga ng time na maluto talaga na maayos yung chicken. And now let's add in our liquid seasonings. This one is the fish sauce or Rufina patis. 1 tablespoon of it. And our Knorr liquid seasoning. 1 tablespoon also. Huwag muna natin lagyan ng asin mamaya na. Yung pwede natin siyang ma-pre-taste para malaman natin na hindi tayo sumobra sa salt. Ayaw natin ng masyadong salty na sabaw. Before we'll cover this guys, we'll put in now our lemongrass and we'll cover this one. So, pinakulo muna natin guys yung pag-saute natin bago natin lagyan ng water.
para mag-incorporate yung aroma ng mga spices doon sa meat before we add in our water. And we will cover the pan. Pagkatapos natin makompleto yung water, we will cover the pan and let this one boil and simmer for 25 to 30 minutes. So while waiting for our tinola na kumulo, we will prepare now our lemon para ilalagay natin doon sa huling banda. Hindi kailangan ubusin ang isang lemon, guys. About 1 tablespoon lang ng kanyang juice. So ang pag-iwan ng lemon, ingatan natin na wag natin maputol yung kanyang seed, dahil kung gusto nating itanim siya, ang seed pag naputol ay hindi natutubo. So iingatan natin. Ayan. So i-extract natin yan. Ipigay natin. Sayang yung ano. So gagamitan natin siya ng maliit na stick or dulo ng aking stirrer para lumabas yung mga juice niya. Ang konti lang ating kailangan. Ayaw din natin maging maasim masyado ang ating tinola. Just enough. You know, guys, alam natin na mabango ang lemon. Pag ilalagay natin ito sa ating tinola, sobrang bango ng ating tinola. So mag-combine ang amoy ng lemon, amoy ng lemongrass, amoy ng ginger, at saka yung amoy ng ating homemade chili. So the result will be napakasarap na tinola. Yan, kumukulo na siya. So from time to time, check natin yung kanyang laman kung lumambot or luto na. Medium heat lang tayo, guys, para sa ating stove. Kasi pag naka-high heat tayo, maubos yung water ng tinola. So titingnan natin kung luto na ba siya. So this time, pag luto na, ilalagay na natin ito ang ating hilaw na chili for additional aroma para sa ating sabaw. And ilagay pa natin ang ating sayote. So sinigurado natin na luto na muna yung ating chicken bago natin ilagay ang ating sayote, dahil ayaw natin ma-overcook ang sayote, dahil mawawala ng silbi ang gulay kapag overcook na siya. So tama-tama lang na may crispness pa yung ating sayote, dahil wala na tayong pag-aalala dahil luto na ang ating chicken. And then mga ilang segundo, ilalagay na natin ang ating ano. I-cover muna natin ito for a while. Sandaling-sandali lang, while waiting para makompleto talaga yung kanyang pagtaluto ng sayote. Ayan, guys, kumulo na siya. So it's about time to add in more ingredients, the rest of the ingredients. Hindi na natin ito siya patatagalin dahil ayaw natin ang sayote nga na ma-overcook. We will add in now our combination of salt and pepper. Black pepper. Yan, nilagay na natin. Tapos ilalagay na rin natin ang ating onion leaves. Then haluin natin para mag-mix yung onion. Mapunta sa ilalim lahat yung mga iba para maghalo yung kanyang amoy. Yung lasa niya. Mag-combine sa lahat ng sa entire tinola. And now, after nahalo na natin yung ating onion leaves, i-check natin kung okay na ba yung kanyang lasa for the saltiness, at kung yung iba pa niyang flavor, i-check natin para mag-adjust tayo. O medyo kulang konti ng salt, so magdadagdag tayo ng konting salt, pinch of salt lang, para ma-achieve natin yung kanyang perfect taste para sa ating tinola. And then haloin ng konti. And then, time now for our moringa. So, we will add in our moringa and our heat now. Ang pinaka-lowest heat na siya, dahil we are being careful na hindi masisira ang ating moringa, yung kanyang mga natural vitamins and minerals.
So, halu-haluin lang natin ng dahan-dahan. Malapit na tayo matapos, guys. Siguraduhin lang natin na ka-incorporate ng mga buti yung ating malonggay doon sa ating tinola para hanggang sa ilalim maghalo yung kanyang lasa. And now, finally, our lemon juice. This is to complete our recipe. Kasi ang vitamin C, masisira siya ng heat. Kaya dito natin siya nilagay sa last na hindi na siya kumukulo dahil gusto natin na ma-maximize yung vitamin C doon sa ating ulam. And also yung lahat ng vitamins and minerals sa ating meringa. So, tasting time ulit. So, guys, napakasarap ng ating chicken. Ito ready na. This is ready for plating now. Ipi-plate na natin. Kung napapansin niyo, guys, hindi durog yung ating gulay. Hindi rin durog yung ating malonggay dahil hindi na natin pinakulo ito. Nilagay natin sa last part ng ating pagluluto ang malonggay at saka lemon juice. Dahil iniingatan natin na hindi masira yung kanyang vitamin C at iba pang vitamin contents. And now, kung nandito kayo, guys, maamoy nyo talaga yung amoy ng lemon, ng lemon grass, ng mga garlic at saka nung ginger. Sobrang bango at sobrang sarap. So guys, this is now our finished product. Chicken tinola with malonggay and sayote. And lemon with nor seasoning. Sobrang sarap nito, guys. Tamang-tama. Napaka-healthy nito. Hindi masyadong mataba yung chicken. And our moringa and sayote. And our lemon. So now, there you go, guys. Our tinola. Chicken tinola with moringa and sayote. In lemon and nor seasoning. Guys, kung nagustuhan ninyo ang video, please don't forget to click the like button and share and subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos natin. Thank you! Watch out, guys, for our next video will be chicken grilled and chicken steak para doon sa mga for the rest of the flesh ng chicken na ating in-slice kanina. God bless you guys. Thank you very much. Happy cooking and happy eating, guys.